shawarma natin. So, tara. Yun. Yun. So, hihingi tayong malanggay. Tingnan niya. Ayan, makalibre tayo, guys. Yan. Nabali. Ano kanina nabali ko yung sanga. Halos siguro na kapitbahay dahil sa dinosaur yung lulutuin eh. Sobrang dami. Guard. Oh. Paman. Guard. Paman. Ay kung paano gumawa ng homemade mayonnaise, paano magtimpla sa shawarma, sa feeling natin pang shawarma, tapos paano magpickle ng vegetables, lahat yun homemade, tapos yung shawarma natin is my twist. So lalagyan natin siya ng malunggay para healthy siya kasi ngayon COVID, alam naman natin na isa yung malunggay sa pinaka healthy na gulay. So tara! Yun, so ganito lang yung style natin kasi gagamitin natin siya sa burger natin, tsaka shawarma. Mamaya na natin siya i-slice ng 1 cup. Tansyahin lang natin, okay? So, 1 cup ng vinegar. Okay? At 1 cup rin ng sugar. Ayan. So, painitin mo lang siya, guys. Ganon. I-cut nyo lang yung vegetables nyo. Tapos, gumala kayo ng ganitong mixture. Make sure na mainit na mainit siya para paglagay niyo sa vegetable niyo is hindi talaga siya ma-fully cook. Half cook lang parati yung vegetables, okay? Para makuha niyo yung texture niyo na gusto niyo sa pagpipickled. Kahit anong vegetables, kaya niyang gawin. So, yun eto na guys, yung nilaga natin na malunggay. So, mamaya, ipipuree natin siya tapos sasalain. Tapos, imbis na tubig yung ilalagay natin sa dough natin mamaya, pang shawarma wrapper, is eto yung juice niya yung ilalagay natin, okay? So, make sure, like, share, and subscribe. So, more improvement pa. So, ito na guys, diba? So, kumukulo na siya. Ibig sabihin, mainit na siya. Ito lang yung cut vegetables natin, which is cucumber. Tapos, ilalagay lang natin siya dito. Ayan. Tapos, hahayaan lang natin siya dyan. Ayan. Tapos, very basic yung pickled, okay? So, pwede natin lagyan siya ng pepper or kung gusto nyo yung flavor salt. Pero, pag sa mga burgers, sa mga shawarma, yung style ko is sugar lang tsaka vinegar. Yun, so eto na yung nilaga natin na malunggay. So kung nakikita nyo, lutong-luto siya. Okay lang yun, ma-overcook. Mas maganda yun. At least, may liquid pa rin siya para pag blend natin, okay lang. So natin siya. Okay. Gagawin natin siyang puree. Tapos, kasalain natin. So yan. Na-blend na natin siya. So, make sure na blend lang na maayos para pag sala natin dito, makuha lahat natin ng juice niya and nutrients, okay? So, sa barko, ginagamit namin dito is may malinis kami na cloth. Tapos, nilalagay namin dito bago, sa itaas ng sifter na to para mapiga namin ang maayos. So, ngayon nga, kanina, naghanap ako ng malinis na cloth na pwedeng gamitin natin dito is wala akong nakita. So ngayon, ito lang yung gagamitin ko, okay? So, pag nahihirapan kayong i-ano yung juice, kuha lang kayo ng kutsara or ito, dahan-dahan lang sa pinakailalim, tsaka
galaw-galawin nyo lang. Kusang bababa yung juice, okay? Yan. Shoutout nga pala sa amo ko, si Chef Joel, Kuya Bukset, Ate Janice, dyan lahat sa barko. Shoutout sa inyo lahat. Kuya Jimuel, kamusta ka na? Ate Maika. Yan, yung mga family ko sa bistro, yung mga nagturo sa akin. Yung sobrang bata pa talaga ako nung nagbabarko ako, kaya sila yung nag-guide sa akin. So, maraming maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala rin ako. Okay. Walang Kuya Meg ngayon. Kasi lahat to, guys, natutunan ko lang sa kanila. So, maraming mas magaling, maraming magaling na kusinero sa mundo. Hindi lang talaga nakikilala. Kasi yun yan, yung iba, nag-focus na sa trabaho, hindi na sa social media, pero napakaraming matitikas na kusinero. Okay? So, eto. Eto yung juice na to. Yung gagawin nating liquid para buuhin natin yung dough ng shawarma. Okay? Tingnan nyo na mamaya. Tara! Yun. So, eto na yung mixing bowl natin. Gagawa na tayo ng dough ngayon. So, yung gagamitin natin is all-purpose flour. Mga 2 cups lang ng all-purpose flour. Or 2 cups and a half. Yan. One tablespoon ng lard, salt, and one tablespoon ng asukal. Medyo madami-dami ang asukal ko. Bakit? Kasi yung gagamitin natin is malunggay, okay? So, meron siyang may bitter taste siya. So, ngayon, alam naman natin na yung pang kontra natin sa bitter taste is asukal, okay? Yan. So, maglalagay tayo ng konting yeast lang. Konting yeast. Isang pinch lang ng yeast. Okay? Tapos lalagay na natin yung dugo ng elya natin, which is yung malunggay na juice kanina. Okay? Nung pinakita ko nyo sa video. So, tansyahin nyo lang. Pag naghahalo kayo ng dough, ganun lang muna yung style. Huwag nyo agad bibilisan. Okay? Ganun talaga sa una. Parang pagmamahal niyan, kailangan mo munang ligawan. Okay? Parang ganun. Char. Ayan. So, nagkakakulay na. Ubusin na natin. Tansyahan lang guys yung tubig ha. Yung tubig, yung mixture natin ha, na liquid. Kasi mas maganda dito. Basically guys, madali lang gawin to. Sobrang dali lang gawin to. Hindi nyo talaga kailangan ng recipe. So katulad nito, medyo naparami yung tubig ko. Madali lang yan. Lagyan lang natin ang harina. Kasi okay. Siyempre, nagdagdag tayo ng harina, di ba? So kailangan din natin magdagdag ng salt, sugar, and konting yeast. Ay, konti lang. Tinuturo ko sa inyo yung mga technique paano i-correct yung mga sablay, at least kasi pag nasa trabaho kayo, pag mabilisan talaga maano na sasablay din kayo minsan. So yun yung mga magic. Okay? Pero pag andan yung amo nyo, make sure na precise yung ginagawa nyo. Okay? Pero lang kung pinayagan kayo yung imagikin ng amo nyo, mabilisan na talaga. So kung napapansin nyo, ayan, color green siya. Hindi pa siya masyadong pino. Kasi re-rest pa natin siya mamaya. So ngayon, i-need lang natin siya 2 to 3 minutes bago siya i-rest ng about 20 minutes lang. Okay na yun. Okay. So, habang nire-rest ko to, pupunta muna tayo sa paghiwa ng mga gulay. Okay. Yun. So, ito na tayo. So, magluluto tayo ng yung filling niya na beef. Okay. So, yan. Giniling. So, mantika. Konti lang kasi yung beef natin
magmamantika. Yan nga pala guys, yung proportion ng meat natin tsaka fat ng beef ay nasa 60-40 yan. Nasa 40% ng fat, 60% ng meat. Bakit? Kasi pag pinuro mo na 100% meat yung patty, matigas yun. So yun yung purpose ng fat binder din siya at the same time. So parating yung tandaan, okay? Hindi bawang yung inuuna, kundi sarili mo muna bago yung iba, okay? So ito na, bawang, sibuyas. Konting advice ulit, parating yung igigisa ang inyong paminta. Bakit? Kasi mas masarap yun. Mas lumalabas talaga yung flavor niya na pag nagigisa siya. Isang natin yung beef. So, yung saktong beef lang ilalagay natin guys kasi ako lang mag-isa dito sa bahay. Wala rin kakain. Kami lang ni Ruru. So, ganyan. Okay na yan. Pagbigyan natin konti. Okay. Lahat ng vegetable may natural sugar yan, okay? So, yan. Tandaan nyo na parate, color is flavor, oh. Color is flavor, mas maganda yung kulay, mas maganda yung lasa. So, bisayin lang natin siya ng konti. Mamaya-maya pa natin lalagay. 2 or 3 minutes pa bago tayo mag-season para mas lumabas yung lasa ng beef. So yun nga guys, isang tips ulit. Kung tatanungin nyo ako asin or patis, mas pipiliin ko yung patis. Try nyo sa lahat ng niluluto nyo patis. Pero may mga circumstances dyan na maganda rin talaga yung asin. Pero mostly talaga guys, patis yung ginagamit ko. Mas malupit yung lasa niya. Umami flavor niya. So, lagi tayo ng patis. So, patis. Anong brand to? Baka naman. Ayan. So, oyster sauce. So, pag naglagay kayo ng oyster sauce, so make sure na control na kayo sa alat at tamis. Okay. Matama na yan. Ating pitik lang ng toyo. Kasi baka mahalot na. Vinegar. Panabla natin sa alat. Is tamis. This is tukal. Okay. So, haluin na natin siya. Okay. Ayan. Dapat nagpa-flame dito para sa dapat din, no? Ayan. So, ganyan. So, eto na guys. Yung very healthy na dough natin. Yung, pala guys, ganito. Tuturuan nyo kayo. Pag medyo nasanay na kayo, yung style lang dyan, is i-roll nyo na medyo even lang siya. Tapos, kukuha kayo itong kamay. Dito. Tapos dito lang. Ito yung cutter. Kaysa naman magka-cut-cut kayo yung ganun. Medyo mas hassle pa. Ito, direkta. So, ito. Pa. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Masasanay din kayo. Katulad nung una, diba? Nung iniwan kayo ng ex nyo. Nasaktan kayo, tapos nung huli, parang wala lang din. Parang ganun lang din yun. Huwag kang mag-alala, ang corny ng jokes ko, di ba? Gagaling pa yan. So, bibiligin lang natin siya. Yan. So, okay. So, eto na guys, di ba? So, naka-rest na siya. So, hindi na siya manlalaban. So, kasi na-flatten na siya kanina, di ba? So, eto. Dahan lang. Ito, linahan nyo para hindi dumikit. Tapos tuturo ko rin sa inyo, kung hindi nyo kayang bawiin dito yung pagbibilog, kaya nyo yung pabilibin doon sa paglulutoan nyo na pan. Okay? So, ganun lang. Okay?
So, ineto na guys. Eto, pan. Walang oil, okay? Walang kung ano. So, dry siya. So, eto. Kung makikita nyo. Color green. Very healthy. Yan. Pwede pang business. Mas manipis, mas maganda. Okay? Okay lang, hindi perfect na circle. Kasi, i-fold mo rin naman. So, ngayon, tuturuan ko yung technique. Panghabol. Kung gusto nyo talaga bilog. So, paglagay nyo. Kung kaya nyong i-massage siya, kunwari ito. So, kung nakikita nyo, ina-massage ko siya hanggang bago siya tumigas. Bakit? Kasi pag ganun ko, pag in-extend mo, tapos tumigas na siya, so magsiset na siya, so makukuha mo yung texture na gusto mo. So, kailangan lang natin siya, yan yun naman, manipis, di ba? So, hindi natin siya kailangan na... So, ito na tayo. Meron na siyang grilled marks. So, okay na yan. So, maglalagay tayo ng yan. Homemade mayonnaise. Okay. Assemble na natin. Maglalagay tayo ng tomatoes. Carrots. Na pinaghalo ko guys yung cucumber tsaka lettuce para masarap. Ayan. Tsaka special mention natin yung napakalakas natin na pickled cucumber. At tingnan natin. Okay. Siyempre, dapat special talaga yan. So, may additional yan. Okay. Ayan. Ayan. So, ready na ang ating special shawarma. Napaka-healthy. So, fold muna ng ganon. Saka ganon. Okay. So, yan. Okay. Tikman natin. Gago ko namin. Nakabay. Panami. Panami, guys. Recommended, promise. Patayin niyo ako pag hindi masarap. Promise. Masarap, promise. So, please like, share, and subscribe. Pare, lahat, nanay, tatay, lola, lolo, ate, kuya, bunso. Literal, pare, masarap. Masarap, pare. Damn. Sarap.